Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2x2 picture using Adobe Photoshop CS5. Umpisa na po natin. Unang-una, ito, sasample lang po natin dito sa picture na to. Open, right-click po natin, open with Adobe Photoshop CS5. So, ito na po yung picture na gagawin natin 2x2. So, mas maganda po sa picture na gagawin natin 2x2 kung sana plain yung magiging background niya, plain color, para hindi tayo mahirap pang mag-crop ng picture. Kasi kung hindi siya plain, mahirap gumawa ng selection. Katulad itong picture na to, plain lang yung background niya. Kaya, mas madaling i-select yung background, mas madali siyang i-crop. Di katulad nung halimbawa picture na ganito. Mas mahirapan tayong i-select, gumawa ng selection. So, start na po natin. Ito po yung picture. Unang-una po, i-crop muna natin siya ng 2x2. So, click lang natin tong icon na to sa gilid. Crop. Crop tool. So, isize natin ng 2 inches by 2 inches. Scrap na po natin. Drag lang natin to. Okay. Dapat puno kasi enter. Okay. Okay na po ito. Then, double click lang natin para makrap. Zoom in po. Pwede nyo gamitin itong control plus. Control. Tapos plus. Para mag-zoom. Control minus po para mag zoom out. So, ito na po. Nakrap na po natin. Next po natin gagawin. Itong quick selection tool. Click po natin itong quick selection tool. Quick selection tool. Tapos, meron po tayo makikita dito. Plus. Tsaka minus sign sa taas. Nakalagay po dyan. Subtract from selection. Tsaka add from selection. Add from selection po gagamitin natin para ma-select natin to. Drag lang natin to. So, i-select lang natin yung part. Yung mga parts na tatanggalin natin. Okay. So, zoom in. Zoom in natin. So, yung mga sumobra dun sa selection, click naman natin tong minus sa taas. Subtract from selection para matanggal natin yung mga sumobra dun sa selection natin. So, subtract selection lang natin itong mga to. Okay. Subtract selection lang. Select lang natin yung mga parts na babawasin natin sa selection. Okay. So, sa selection, pag-select ng selection, pwede natin gamitin itong polygonal lasso. Yan, pwede rin yan. Pero sa ngayon, gagamitin natin itong quick selection tool sa tutorial na to kasi plain background lang naman siya. Tsaka mas mabilis siyang gamitin. So, ngayon, select na natin. Next po, imamask natin yung picture. Click lang natin itong ito, mask. So, kung hindi nyo makikita itong mask tool dito. So, kung hindi nyo siya makita, i-click lang nyo itong view. Then, click natin itong mask window. So, mag-a-appear na po siya. Yan. So, pwedeng i-snap nyo dyan para sama-sama na sila o pwedeng naka-separate. Depende kung anong gusto nyo paglagyan. So, click lang natin ito. Mask. So, ngayon, naka-mask na po siya. So, invert natin para mag-show yung gusto nating i-select. Invert lang. So, dapat ganyan. Para matanggal yung background. Ngayon guys, makikita nyo rough yung edges ng selection natin.
So, ang gagawin natin, click lang natin tong mask edge dito sa yan. Tapos, para ma-smooth, maging smooth yung edges nya, dagdagan natin yung smoothness ng edges, yung smoothness ng edge nya. Tapos lang natin to. Tapos, kung okay na sa inyo yung pagka-smooth ng edges, okay na po yan. Tapos, shape edge. So, shape edge po, pag dinagdagan nyo yan, ayan, mag-expand po siya. So, yung selection, shape edge minus. So, mas maganda i-shape edge minus nyo kung may nakikita pa kayong sumobra dun sa selection na ginawa nyo. So, shape edge minus lang. Ayan, mas maganda na po kaysa dati. Okay lang natin to. Okay. So, iset na natin po yung background. So, click lang natin tong nasa baba. Create new layer po. Click lang natin yan. So, ito na po yung new layer na create natin. Drag lang natin to bababa para gawin natin siyang background. Ngayon, gagawa tayo ng kukulay na natin yung background na ginawa natin. So, dito color picker. Click lang natin yan. So, pwede nyo i-select kung ano gusto nyong kulay. So, gusto nyo yung red. Select nyo lang red para dun sa background. So, pag select nyo ng red, lakihan natin. Pwede nyo gamitin itong bracket, right and left bracket, para malakihan yung cursor. Ayan. So, i-paint lang natin to. I-brush lang natin. Brush. Brush lang natin to. Okay. So, magiging red na yung background. So, ngayon po ang gagamitin natin, white background lang. So, select lang natin white. Okay. So, brush natin yung white. Okay na po. White background na po siya. Tapos, susunod natin gagawin, adjust natin yung kulay. So, kung nakikita nyo, medyo madilaw yung picture. O kaya, medyo madilim. Pwede natin i-adjust. So, punta tayo dito sa adjustment tool. So, kung hindi nyo makita yung adjustment tool, so, pwede nyo po ulit click tong window sa taas. Tapos, sorry. So, adjustment. So, nakashow po siya. Halimbawa, wala po siya. Click nyo lang tong adjustment. So, lilitaw na yung adjustment tool dito. So, adjust natin yung kulay. So, kita nyo medyo madilaw yung color ng picture. Pwede natin i-adjust. Bawasan nyo natin dilaw. Dagdag tayo ng blue konti. So, kung okay na sa inyo yung kulay, tapos medyo mapula, click lang natin to, adjust lang. Minus lang natin tong red color dito. Papunta sa cyan color. So, okay na yan. So, pag okay na, okay. So, gusto ko medyo light yung kulay niya. So, pwede natin itong gamitin itong levels. O kaya brightness. Ngayon gagamitin ko levels muna. So, kung i-drag niya ito sa left, ganyan magiging kulay. So, pansyahin lang natin. So, ako siguro, yan. Okay na yung ganyang kulay sa akin. Okay. Kung halimbawa naman nakikita nyo medyo rough yung face, pwede natin smooth yung texture ng face niya. Punta lang tayo dito sa may filter sa taas, blur, smart blur lang. So, so threshold nito dito, dito natin i-adjust. So, kung gusto nyo maging makinis yung face niya, adjust natin threshold. Tansyahin nyo lang, huwag naman masyadong makinis. Blur lang natin ng konti. Smart blur lang konti. Okay, konti lang. Tansyahin nyo lang din. Tapos, okay lang natin. So, nakita natin maging smooth na yung skin. Ibig sabihin lahat, naging smooth. So, i-plot lang natin itong feature. Kung okay na, i-plot lang natin. Flatten image lang. Tapos, pa natin lalagyan ng lines dito, parang border lines.
lalagyan natin ng border lines, image lang, tapos canvas size. Select lang natin tong pixels dito, pixels, tapos 600 by 600 pixels siya. So maliit lang yung ilalagay natin, so siguro mga 2, lagdagan natin ng 2 pixels width and height. Tapos ang color ng border ay nung canvas is black. Okay lang natin to. So makikita nyo meron na siyang 2 pixel size height, sa height and left nya. So yun yung magiging border ng picture. So crop lang natin ulit para maging 600 pixels by 600 pixels, o 2 by 2 siya ulit. Kasi nadagdagan siya ng 2 pixels dito tsaka dito. So crop lang natin ng 2 by 2. Okay. Select lang natin to. Tapos double click lang. Tapos kung ipiprint natin tong 2 by 2 picture, so ang gagamitin kong papel is 5 by 7 na photo paper. So create lang ako new canvas. So ang size nung gagamitin ko, itong inches. So ang size nung papel natin 5 by 7, so 5 ang width, 7 ang height. Resolution po 300 po ginagamit ko. Tapos okay. So ito na po yung 5 by 7 na size. Ngayon, balik natin tayo dun sa ginawa nating 2 by 2. Ililipat natin tong 2 by 2 size feature dun sa 5 by 7 na canvas. So, select lang natin Control A, Control C, Control A para ma-select, Control C para ma-copy. Ngayon, ipipaste natin siya dito sa ginawa natin canvas na 5 by 7. Control B para ma-paste. So i-position lang natin, Control B ulit. So dalawa na siya. So dito sa may layers natin, pwede nating i-select itong dalawa. Control lang, tapos left click lang para ma-select yung dalawang layer. Tapos right click natin, duplicate. Okay lang. Tapos ito na yung duplicate photo. So hindi na tayo paulit-ulit na Control A, Control B position. At least yung nakaposition na siya ng ganun, idadrag lang na lang natin pababa, duplicate lang ulit. So ang kakasya sa 5x7 na photo paper na canvas, so 6 na 2x2 pictures. Ayan, yan. Pwede natin siyang i-print. For the 2x2 picture natin, okay na. Yan yung video tutorial natin kung paano gumawa ng 2x2 picture using Adobe Photoshop CS5.